Sa nakalipas na 2 taon, mga hotel ang ginawang quarantine facilities ng gobyerno para sa mga umuwing OFW. Ang pangako, sagot ng gobyerno ang gastos. Pero git ngayon ng Philippine Hotel Owners Association of FOA, may nakabinbin pang 1.7 billion pesos na hindi pa rin nababayaran sa mga hotel. Ang ibang hotel may 4 na buwan na umanong hindi nakakatanggap ng bayad. Ayaw din namin maapektuhan yung aming mga empleyado at kailangan talaga na tuloy-tuloy ang operations ng aming hotel. Para talaga makabangon kami, kailangan ng tulong dito sa pagsettle ng accounts receivables namin. Gayunpaman, ayon kay Bengzon, tuloy ang pagseserbisyo ng mga hotel sa mga OFW na umuuwi pa rin na hindi bakunado o hindi pa kumpleto ang bakuna at kailangan mag-quarantine. Ikinagulat naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga naging pahayag ng FOA, lalo't tuloy-tuloy naman daw ang pag-uusap nila tungkol sa bayarin. At alam ng mga hotel na paparating na ang bayad. Sabado nang huli silang mag-usap. May budget. Nakadepende ito sa releases ng tranches ng DBM. May hinihintay tayo sa darating na 1 o 2 hanggang 2 linggo na 1.74 billion from the DBM. So yun lang ang sinasabi namin na antabayanan lang po ito at mukhang napaliwanagan naman namin. Kaya medyo nagugulat kami ngayon na dito sa kanilang press release kasi kayang-kaya naman natin masettle yung mga account. Ayon sa OWA, obligasyon nila ang magbayad at hindi ito maapektuhan kahit pa election period. Our message to the FOA is not to worry. We will honor our obligations. Meron lang siyempre yung proseso. Ayon sa finance and auditing systems ng pamahalaan. Hinihingi lang ho namin ang inyong pasensya, understanding, malayo-layo na ho ang narating natin. 2 taon na ang ating partnership at ito ay pagpapatuloy po natin pa rin. Ayon naman sa Department of Tourism, nag-follow up na rin sila sa Department of Labor tungkol sa bayad at tiniyak naman daw sila ng ahensya na mareresolba ito. Jeff Canoy, ABS-CBN News.